Isang mabuting araw po sa ating lahat. Ako po si Mr. Fernando Nicolas, ang kasalukuyang namumuno sa Media Affairs Department ng Social Security System. At sa kasalukuyan, ako rin po ang acting head ng Public Affairs Special Events Division. Tutulungan ko po kayo sa inyong trabahanting journey at tutok lamang po dito sa ating trabahin. Ang Social Security ay isang proteksyon na binibigay ng gobyerno sa kanyang manggagawa sa pribadong sektor na nawalan ng kakayahang kumita dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, pagtanda o pagretiro, pagkamatay at involuntaryong pagkahiwalay sa trabaho. So, basically ito po yung mga benepisyong matatanggap nyo kapag kayo ay isang miyembro ng Social Security System. Ang SSS po ay replacement of loss of income, ibig sabihin kapag ang isang manggagawa ay nawala ng kita sa kanyang mula sa kanyang trabaho, kami po ang magbibigay ng pansamantalang kita ninyo bilang kapalit nga ng kita ninyo. Ang simula po ng pagiging miyembro ng SSS ay ang pagkuha ng Social Security Number. Sa ngayon po, magagawa ito sa online. Pumunta lamang po kayo sa aming website, www.sss.gov.ph. Nandun po sa ating homepage o yung landing page na tinatawag. Nandun po sa lower middle portion yung tinatawag nating Get an SSS Number. I-click lamang nyo po yung tab na yon at idadirect na kayo doon sa ating online enrollment issuance of SSS Number facility. So, makakakuha po kayo ng SSS Number. Ito po ay nakatag na temporary. Pero hinihingi po namin yung dokumento ninyo. Siguro in the future, kung meron po kayong birth certificate at kung may asawa, dagdagan po natin ng marriage contract. At kung meron naman pong anak, dagdagan po natin ng mga birth certificate ng ating mga anak upang maging permanent po yung inyong SSS Number. So ganito po ang membership ng SSS. Meron kaming regular covered employee. Ito po yung tinatawag nating mga empleyado na may employer. Yung naman pong mga self-employed, ito po yung kumikita sa kanilang sariling pamamaraan. Katulad po ng mga vendor natin, yung ating mga nagba-buy and sell, yung pong mga may-ari ng mga maliliit na negosyo, mga tinatawag natin sole proprietor, sila po ang tinatawag natin mga self-employed. At yun naman po mga voluntary members, ito po yung mga dati ng miyembro ng SSS na pinagpapatuloy ang kanilang pagiging miyembro sa pamamagitan ng voluntaryong pagbubulong. Kasi po sa SSS, binibigyan namin ng opsyon yung mga nawala ng hanap buhay na ipagpatuloy yung paghuhulog nila para sa mas malaking benepisyo ang matanggap nila pagdating ng araw. Kasi po, ang SSS, mas maraming hulog, mas malaki ang hulog, mas malaki po ang benepisyo ninyong matatanggap. Bisitahin po lamang ang aming website www.sss.gov.ph. I-click lamang po ang branch directory link na nasa ilalim ng member at employer login portal na makikita mismo sa homepage ng aming website. Pagka i-click po natin iyon, i-direct po tayo doon sa list of branches na napakadami po naming branches at yan po ay located nationwide. Sa ibang bansa din, mga representative office natin sa ibang bansa ay nakalista po doon. Kaya maaari makikita po natin iyan sa website ng SSS. Kinalulungkot po namin ipabatid sa ating mga trabahanters na limitado po muna sa ngayon ang face-to-face transaction sa ating mga branches bilang pagsunod na rin sa health protocols na inilatag ng ating pamahalaan. Mas mainam po na gamitin ang mga online facilities. Kailangan po is maging miyembro kayo ng My.SSS. Nirehistro nyo po yung inyong account sa My.SSS. Paano gagawin niyo yun? Pumunta po tayo sa ating website. Kung po kayo isang miyembro, i-click nyo po yung members portal. At kung hindi pa kayo nakakarehistro, i-click nyo lang po yung Not Yet Registered. Yan po ay i-direct na kayo doon sa registration ng ating account sa My.SSS. Meron po tayong mobile app, libre po yan. So, i-download nyo lang po yung mobile app at pwede rin po kayong doon mag-rehistro o kung rehistrado na kayo sa ating website, mag-login lang po using yung mga credentials na ginamit natin. Amin din po kayong pinapayuhan na i-like, i-share at i-follow po yung ating mga social media accounts sapagkat yan po tayo naglalagay ng mga bagong anunsyo
ng ating mga alituntunin, yung ating mga programa, yung mga enhancement ng programs, nandiyan po iyan sa ating mga social media sites ng SSS. Opo, nito pong nakaraan taon talaga naman pong nakatulong ang ating mga programa sa ating mga miyembro. Unang-una na po yung mga nawala ng hanap buhay. Meron po tayong ino-offer na unemployment benefit. Basta po naging involuntaryo yung inyong pagkahiwalay sa trabaho, ibig sabihin, tinatawag natin involuntary separation from work, kayo po ay qualified na makakuha ng unemployment benefit. Para naman po doon sa nagkasakit at sa di inaasahan pangyayari ay nakapitan nga ng ating COVID-19, meron po tayong sickness benefit. Meron din po tayong ACOP, yung tinatawag nating annual confirmation of pensioners. Pansamantala po natin sinuspindi diyan para yung ating mga senior citizen ay huwag muna na lumabas ng kanilang mga tahanan. Alin sunod na rin sa ating gabay ng gobyerno. Meron din po tayong meron po tayong mga pautang, nandiyan po yung ating salary loan doon sa medyo nangangailangan immediately ng mga financial assistance. Meron po tayong salary loan at sa mga pensioners po. Meron din po tayong pension loan program na ino-offer para sa kanila. Kung sakaling kailangan nila nga ng mabilisang financial assistance, nandito po yung ating mga loan facility para sa kanila. Ilan taon na po nakakaraan in-implement ng SSS ang payment reference number. So, kapag nakapag-generate na po ang ating mga miyembro ng payment reference number para sa kanilang pagbabayad ng contribution, maaari po silang pumunta doon sa ating mga partner banks. So, marami po yan. Nasa Facebook page po natin yung ating anunsyo para dyan. Meron din po tayong mga mobile facility at saka yung internet banking. Pwede po tayong magbayad dyan. And also yung mga non-bank collecting partners gaya ng Bayan Center. Nandiyan po sila lahat para tumanggap na inyong mga kontribusyon upang maitala at ma-record sa SSS ang inyong buwa ng umuwi. Okay, ang website po ng SSS ay www.sss.gov.ph. Ang aming pong hotline is 1455. Ang email address po is member_relations@sss.gov.ph. Meron din po tayong mga social media accounts, yung pong Facebook page ng SSS, SSSPH. We have also Instagram, My SSSPH, meron po kaming Viber account, My SSSPH Updates, meron po tayong Twitter, yung Philippine SSS, meron po tayong YouTube account, yung My SSS Philippines. So lahat po na to ay maaari ninyong puntahan upang makakuha kayo ng mga impormasyon. And also, you can connect to us. Like for example, meron kayong mga tanong, meron po tayong mga katanungan sa tungkol sa ating mga membership sa SSS, pwede po natin sagutin yan at pwede nyo po i-post yan doon sa ating mga Facebook page or sa ating email. Sa ating po mga miyembro, sa ating mga trabahanters at yung magiging miyembro pa lamang, nais nga po namin talagang kayo ay encourage na mag-enroll doon sa My.SSS. Nandiyan po, yan po ang gateway natin sa lahat ng online facility. Sa ngayon po, 70% of the services ng SSS ay nasa online facility na, and we're moving towards the 100% completion. So sooner, lahat po ng inyong benefit claims, lahat po ng transaksyon ay ilalagay na natin sa online. Tandaan nyo po, ang SSS ay nandito para tulungan at gabayan kayo. Marami po kami binipisyong binibigay sa ating mga miyembro. Gaya ng nasabi po kanina, yung ating sickness, maternity, meron po tayong disability, meron tayong retirement, may funeral, may death, and yung pinakabago nga po, yung unemployment benefit. So lahat po ng binipisyong ito ay maaari niyong makuha kung sakali nagkaroon nga kayo ng mga contingencies. Ngunit tandaan po natin, ang laki po ng halaga inyong matatanggap ay nakabase sa dami ng inyong naihulog at sa laki ng buwan ng kontribusyon na ibigay niyo po sa SSS. So, nandito po kami para tulungan kayo at servisyuhan, makipag-ugnayan po sa atin sa aming mga online facility and also sa pamagitan po ng ating mga hotline na 1455 at social media. So, isang mabuting araw po at good luck sa ating mga trabahanters. Kapag ka po kayo nagtrabaho, dapat po ay mayroon tayong social security coverage. So, be vigilant. Kung mayroon mga magiging problema sa ating mga employers, nandito po kami upang gabayan kayo. Isang mabuting araw po sa ating.